Musta po mga ka-streetwise, ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So mga kababayan, si Sara Duterte po, tinawag niyang sinungaling si Panelo at saka kahit yung tatay niya, si Duterte mismo. Na mal-stroke na nga eh, sabi. Na mal-stroke na nga. Tinawag pag sinungaling ni Sara Duterte. So ngayon kasi mga kababayan, meron po kasing kumakalat ngayon na narrative itong mga DDS na Duterte-Duterte tandem sa 2028. Pero, tinanggi naman ito ni Sara Duterte. Oh, ang nagkalat kasi nito si Panelo eh. Oh, pero regarding nga po dyan, ang sabi naman ni Sara Duterte, sinungaling daw po si Panelo. Oh, so, ang sabi dito sa balita, no, VP, baby na lang, no, baby Sara on Duterte-Duterte tandem in 2028, we don't talk about politics. Okay. So ngayon ha, ang sabi ni Sara Duterte, hindi daw po nag-uusap regarding po sa politika yung mag-ama. Sabi ni Sara Duterte yan. Pero mga ka-streetwise, meron po ako dito mga ebidensya na hindi po totoo yun. Hindi yun totoo. Meron silang mga pag-uusap po sa politika. Diba? So ngayon mga kababayan, ito no, sabi dito, in a media interview in Cambodia, the official stressed that she and her father have never talked, di ba? Have never talked, never daw. Never talk about politics even before he won as president in 2016. So malinaw ah, hindi daw sila, kasi pag sinabi mo kasing never, as in wala, zero, never, walay. Ganun yung never eh. Pero pag sinabi mo namang minsan, di ba, often, madalas, yun maintindihan pa natin eh. Pero pag sinabi mo kasing never, maniniwala ba kayo na yung mag-ama, simula nung naging politician sila, hindi sila nag-uusap about politics? Totoo ba yun? Oh, so sabi ni Sara dito, hindi ko alam kung sila ay may pag-uusap. Hindi, may video pala dito eh. Ito may video dito. So ito yung sinabi nga po ni Baby Sara Duterte. Ah. Okay, sige. Kalabas po tayo ng statement, kamakailan lang, sinabi po natin na ano, hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun po talaga yung relationship namin. Before 2016, bago pa man siya naging Pangulo, nung naging Pangulo na siya, hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni President, former President Rodrigo Duterte. Hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami ay nagkakasama. Lagi, yung mga concerns ng kanya-kanyang pamilya, yung nakapunta sa akin. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo doon na hindi daw sila nag-uusap? Oh. So, mga kababayan kasi, ang tanong kasi dito, kung ang sinasabi nga ni Sara Duterte na never sila nag-uusap, ito no, noong 2023 po kasi, di ba, naglabas po ng picture si Sara Duterte noong namatay nga po yung tita niya, ni si Tita Jocelyn niya, kapatid ni Digong. So ito mga kababayan kasi, ito yung mga panahon, ito, i-refresh lang natin ha, ito yung mga panahon na pinuputakte si Sara Duterte ng confidential fund. Ito yun eh, October 2023, di ba, ayan yun, di ba? So mga kababayan kasi, pagkatapos po kasi na pumunta ni Sara Duterte sa Davao at nakipag-usap sa tatay niya, kinabukasan sa mismong programa nga po ni Kibuloy sa SMNI sa Gikan para sa Masa, doon na po bumanat si Digong na ano eh, na kayong mga congressman kayo, sabi niya ganoon, di ba? You are the most rotten institution in the Philippines, sabi niya ganoon, di ba? So maniniwala ba kayo na ganoon? Na una si Digong tahimik, 'di ba? Si Digong tahimik si Digong eh. 'Di ba no binabakbakan nila si Sara Duterte, tahimik si Digong noon. Pero pagkatapos ng pag-uusap niya ni Sara Duterte at saka ni Digong, diyan nga po sa burol ng kanyang tita, kinabukasan kaagad, bumakbak kaagad si Digong. So maniniwala ba kayo doon na hindi politika pinag-usapan doon? Hindi lang 'yan. Akala niyo ha, meron pa. Oh, ito pa. Oh. Oh, ang dami. Yung regarding po sa hugpo ng pagbabago. Oh. Walang conflict. Duterte, welcome to join hugpo ng pagbabago. Party official. Oh. So ito mga kababayan, ito ata yung sumama. Oh.
President Duterte dadalo sa convention ng hukpo ng pagbabago party. Ayan, oh. Oh. Ito ba, hindi ba politika ito? Diba sabi ni Sara Duterte kanina, never, hindi kami nag-uusap pagdating sa politika. Eh ano to? So ibig sabihin nun, sa hukpo ng pagbabago, pupunta si Digong, walang politika doon. Ayan, kasi ang hirap kay ano eh, kay Sara Duterte, napaka-immature eh. Diba bumibitaw ng mga salita na ni minsan hindi kami nag-uusap ni ng tatay ko about politics. Eh nasa internet age na po tayo ngayon. Ang dali pong i-research ng mga gawain po ng mga politician natin. Oh. So ngayon mga kababayan, sinungaling. At bukod nga doon mga kababayan, ang sabi ni Sara Duterte, sinungaling po si Digong, si Panelo, lahat. Sabi niya sinungaling lahat. So kasama na rin pala siya. Ito ah, panoorin niyo to ah. Ito video ito nung 2019. Ito ah. Sinabi ni Sara dito na sinungaling lahat ng politiko. So kasama doon si Panelo na nagpo-push ng Duterte sa 2028. So sinungaling din pati tatay mo, pati ikaw. So lahat, pati si PBBM sinungaling. O pati si Martin Romualdez, lahat eh. Sabi niya lahat eh. Sige, panoorin natin 'to ah. O, ang dami-dami nilang sinasabi about the administration of President Duterte, which are untrue, so that also reflects on their honesty and credibility. Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Thank you. Parang bata, no? Ano, alam nyo, si Sara, no? Minsan naawa din ako dito, eh. So, nakita nyo, di ba? Parang bata magsalita. O, so, lahat pala ng tao sinungaling. So, pati ako sinungaling. Lahat pala. Si Kuya Bragas na sinungaling. Lahat tayong 2,400 na nanonood dito, sinungaling pala tayo lahat. Sabi ni Sara Duterte. So, yun mga kababayan, no? Teka lang. So yun mga ka-streetwise, ayun ang sinasabi natin dito. So kung maalala po natin itong mga movement nga po ni Sara Duterte regarding nga po ngayon sa political arena, na isipin niyo, 'di ba? Kung sinungaling pala lahat ng tao, kasama pati siya, sabi niya eh, kasama pati siya. So yung sinasabi ni Sara Duterte na ang mga kababayan, assalamu alaikum. Ang prioridad po ng Office of the Vice President ay tumulong sa ating presidente at sa Department of Education. Shukran. Sayan. So sinungaling din pala 'yon. Oh, pati yung sinasabi mong susuporta ka kay PBBM, sinungaling din pala 'yon. So hindi dito hindi ko naman siya pinapalaki, no, pero dito natin makikita na politically immature pa talaga si Sara Duterte. At mahirap po talaga yung ganun. Mahirap yung ganun. Yung immature ka, tapos pipilitin mo na maging mature ka sa politika, mahirap yun. Hindi ano yun, hindi ganun yun, di ba? So yan mga kababayan, so dyan pa sa 2,300 po na nanonood, kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi yun ni Sara Duterte na sinungaling lahat ng tao, pati na rin siya, kasama siya doon? At kayo ba, naniniwala din ba kayo na ano, na pinupush talaga itong Duterte-Duterte tandem sa 2028 at walang kinalaman si Sara Duterte? Kasi ayan na pinapalabas ni Sara eh, na wala akong alam, ganun magsalita yun eh, wala akong alam dyan sa pag-uusap na yan. Di ba sabi ni Sara wala daw siyang alam, naniniwala ba kayo doon? Di ba? So yan, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. No? So thank you po mga kababayan. No?